Pasaherong papunta sa ng Taiwan na offload matapos hindi makapagbigay ng 10 birth certificates. Narito ang News Scoop. Ang mga horror stories tungkol sa mga travelers na naiiwan ng flight para sa mga kakaibang dahilan, kahit na nakakabahala, ay hindi na bago. Mula sa paghingi ng yearbook hanggang sa pagstay ng matagal para sa paulit-ulit na interview ng Bureau of Immigration o BIA. Kamakailan lang, nag-viral ang isang Pinay traveler dahil sa hindi niya paglipad patungong Taiwan matapos umanong hindi makapagpakita ng 10. Yes, 10 birth certificate ng kanyang mga ninuno. Kaya ibinuhos lahat ng hinainang pinsan ng na-offload na pasahero sa social media ang galit nito. Dito na idinetalye ng kanyang pinsan at sponsor na si Ami Liao ang insidente sa isang panayam ng PTV4. Sinabing kailangan niyang i-rebook ang flight noong June 29 dahil hiniling sa kanya na magdala ng physical na larawan nilang magkasama upang mapatunayan ang kanilang relasyon. Sa pagbabalik nito ng July 1, hiningian naman ito ng immigration ng 10 birth certificate ng kanilang mga ninuno dahil sila ay tinuturing na 7-degree cousin na. Nadismaya, nanawagan si Liao ng malinaw na guidelines and policies ng BI. Samantala, naglabas ang BI ng pahayag sa viral na issue. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, binanggit nito na maraming hindi pagkakapareho sa mga kwento tungkol sa kanyang sponsor pati na rin ang kanyang layunin sa paglipad sa Taiwan. Isiniwalat din ng BI na ang hindi pinangalan ng pasahero ay unang nagtangkang umalis noong nakaraang buwana ay nagsabi na siya ay pupuntang Taiwan para bisitahin ang isang malayong kamag-anak. Gayunpaman, nabanggit ang immigration officer during ng assessment na may nabanggit ito na posibleng magtrabaho ito sa nasabing bansa. Sinabi rin nila na nabigo ang traveler na patunayan ng kanyang proof of finances para sa kanyang 14-day trip sa Taiwan. Dahil dito, binigyang diin ni Tansingco ang mga guidelines ng Department of Justice o DOJ sa mga departure formalities na nagsasaad na ang mga paalis na pasahero na ang layunin at kapasidad ay hindi fully established ay maaaring isponsoran ng isang kamag-anak within the 4th civil degree. Samantala, nagsasagawa na ng investigasyon ng BI hinggil sa nasabing issue.